Welcome to my channel. Enjoy watching. So tapos na po kita sa pre-entry kasi po from RPMO meeting na ibaba na po siya sa LGU. So ang nag-endorse po ang Municipality of San Fernando, si Area Coordinator B po si Mang David Jane Manda. So iniyak po at tignatawanan lang po si may mga munisipyo na nagkakalahi seat po. Si iba pong munisipyo may umang po silang kalahi seat. So maswerte po ang Panwaang ng San Fernando, tataro po kita sa matatawad ka nitong panibagong project na naman. Ang sunod po ay social preparation. Ikti po sa social preparation, ang nakapaloob po digdi is municipal orientation, social investigation, community consultation, and data gathering. So ang municipal orientation po, tapos na kasi po last July 24, nagkaya po municipal orientation naman po sa Covid Ward ng San Fernando. So, itinauna po ito man, si overview kung ano po si BMNP, kung ano pa po ang mga process, nagkikibuhon. Kasi po, ito po ni tulong component. Ang component 1 po, si DOH po, kanisa ito ang ma-explain. And then, si component 2 po, is si Kalahi na po. Component 3 is partnership po ni DOH, tapos po ni Kalahi. Ang next po, is situational analysis and planning. Hindi yan po, hindi na po itong mga meeting na inaabot na municipal nutrition committee meeting, ang barangay nutrition committee meeting, identification of nutrition sensitive and nutrition specific intervention. So kapag sinabi sa pong nutrition sensitive, ang ibig sabihin po kani is potential to improve food and nutrition. For example po, improve access to water sanitation. Ang nutrition specific intervention naman po ay mga interventions address the causes of malnutrition or yung mga data na ipepresent po ang atsanisar yulari po. Ang next po is sub-project preparation and community-based planning. So, ito yun na po kita magiging mga proposal. Si mga dati pong community volunteers, aware na po digdi kasi po, ito po phase 2 pong project po nitong continuing of access road with open line canal, nag-i-remove po ito si mga project preparation team ni proposal. After po kaya, kapag nakagimo na po itong proposal, syempre po, may mga magre-review po kaya kung si Sarlaag na po duman, kung tama man, or dapat po ba yung problema na dapat po bang i-priority. After po kaya, kapag ano na po si proposal nito, tapos si request for fund release pa hinaabot. Kapag okay na po ito, saka po madadownloadan ang barangay ng pondo. Ang next po is closing and transition. So, hindi na po, nagkakaiwan na po inaapag na set or the sustainability evaluation test. So, aware man po kita na kapag kalahing project po, di ba po ito po ni set na inaapod na every 6 months. Makatapos mong every 6 months na na test na po, nag-evaluate na, ang sunod na po kaya this 1 year. So, hindi man po masyadong mabilis, naiintindihan man po ako. Ang sunod na na po is the Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project. Ano po si mga proseso? Ang inat pong proseso ay na po itong pre-enrollment process. So, si LGU po nag-confirm na magkakaiba po kita ng bagong modality na PMNP. Ang sunod po, municipal orientation. Sinabi ko na po, kaso bago na si Kang last July 24 po, nagkaiba po ng orientation, manunungod po yung isa bagong modality or bagong project po itatao sa mga barangay. Ang next po, barangay assembly or barangay orientation. Ngunit na po, ginigimutan na po ang barangay assembly ta or barangay orientation para mailahat po sa ito kung ano na po ang panibagong proyekto naman na itatao na bako lang po si volunteers ng may aram pati po si kada household. Particularly po si mga 4P senior ta, syempre po, ang kita po, yan po kita sa barangay, dapat gabus po kita nag-aaram. Ang sunod na po is participatory situational analysis. Ang po, ang mga automatic members po kani ang mga Borok leaders sa kasi mga BHW po na-assign po kada zona. Ika po din mga BHW na-assign po kada zona.
manunungod po kita sa barangay. Maano po kamo? Mapili po kita ang pinaka-priority ng dapat tugunan. Pero syempre po, kapag nagpipili, dapat manunungod man po sa ano. Syempre, iniya po tungkol sa nutrition. So dapat ang magiging proyekto ta, related man sa nutrition. Dahil po, sa itipwede ang road, na dahil naman po siya related sa nutrition. Tapos after po kaya, kapag nakapag-identify na po kita ng problema, diyan na po, ilarang na po si pinakatatawan sa po priority. Committee, ikaw po.